tricolor para sa center light. Tapos, yan o. Yung pin light natin. Ang ganda na. Ganun din dito. Ito may pin light na rin. Ayan o. Ito yung trim ko. So, naka-ready na rin to. Ready na to na mapintura. O masigyan kung sakali. Ayan. So, may mga pa na siya. Battery tray. Pull-out tray. So, nandiyan na rin yung plano niya. Ah, magandang umaga, mga kumusta. Ngayong umaga nga na ito ay araw ng Thursday. So, binabati ko kayo na napakagandang umaga. So, nagagayak nga ako. Pupunta ako sa Bonfall project natin. At ngayon nga moving up ng aking anak. So, sasaglitan ako sa ating mga project para may ma-report ako at the same time. Makita ko rin kung ano yung mga kailangan pang gawin sa mga proyekto natin. Ito, naka-prepare ito, pupunta sa wow project natin. Ayan o. So, natapos na nga yung varnish na ito. Ilalagay na lang nila, mga kamusta. Yan ang gagawin ni Uncle Jong tsaka ni Uncle Judy. Uncle Tom. Congratulations. Thank you. Nagpa-graduate yan. Graduate, moving up. Graduate. Ayun. So, minsanan kaming magse-celebrate sa Sunday. Kasi halos lahat ng mga tropa natin, mga kamusta, ay nagpa-moving up at saka nagpa-graduate. Meron din yung asawa niya, pinag-graduate niya. Yung anak niya, pinag-graduate niya kagaya ng Kel Jong. Kagaya din nung isang tropa din natin, si Bro Orly. Marami sila. Halos nasa 6 o kaya 8 na tatay na nagpa-moving up at saka nagpa-graduate ngayong araw na to. So, sa Sunday, punta tayo sa Bangar Floating Kubo. Ayan, so kita-kita tayo doon. So tara, samahan niyo muna ako. Kay Kamasa Jason, punta tayo doon sa bahay niya ngayon. Solid follower at saka subscriber natin na naging kliyente natin ngayon. Gamit natin si Cyro para naman hindi kawawa si Pula. Magpapasensyal din kasi ako kaya gamit ko si Cyro. Araw ka talaga ngayon ng graduation. Ayan, maraming magra-graduate ngayon dito sa Solano. Kaya congratulations sa lahat. Sambahan din. Eh, sige sa. Nice na. Ayan, no? Ayan si Sir Jason nang nagmamayari ng napakagandang bahay na to. Yes. Lalo pag natapos na. Ayan, tara sa taas. Check natin yung ginagawa nila. Ayan dito si Deo. Ay, Deo. Okay na? Okay. So, naka mid-rail tayo ng vertical, mga kamusta. Which is mas maganda. So ito yung pinalabas natin dati sa light materials, which is tinan nyo. Yeah. Nagkaroon ng second floor na kahit light materials pwedeng-pwede. Pero ito nakaabang talaga pang second floor. Yan ang kagandaan. So pag nagtatanong kayo kung makakamura nga ba, opo, makakamura. And then at the same time, mas pagaan sa maintenance. Yan, so layout kami ng hagdan. Bali ito, na-layout naman na. Medyo mataas lang talaga itong riser niya. Pero kinuha na natin yung sakto-suko.
Okay. So, habang ginagawa na natin, check naman na natin yung ilaw. So, nakabit na naman na natin ito. Wow! Tricolor para sa center light. Tapos, yan no? Yung pin light natin. Ang ganda na. Ganun din dito. Ito may pin light na rin. So, lalagyan na lang ito ng cobra. Kulang na nga lang dito mga kamasa yung kanyang pintura eh. Ayan. Di ba? Yung TNB naman natin. Okay. Yung ilaw na lang lalagay. Tapos sa ititik-tik na lang ito. And okay na. So, nagbutas na lang kami dyan para dun sa may wall lamp niya. So, ito ginawa natin nung mga ilang araw na rin. Double walling, tapos itong mga ceiling niya. Tapos electrical. Yung ginawa naman natin dito. Ayan. So, ito yung pinasingit na ni sir. Para sabi naman niya, eh, kung gagamitin itong taas, at least safe yung gagamit mga kamustahan. Which is tama naman. So, yung mid-rail natin, nakatayo. Ito yung mga uri ng mid-rail na safe para sa mga bata, sabi niya. At kung may mga bata kayo sa mga bahay niyo, recommended ko na ganito. Pero minsan, sabi ko nga, ulitin ko muli, kahit na may bata tayo, kung choice talaga natin na naka-horizontal yung mid-rail natin, choice pa rin ng kanya, ng cliente natin. Okay? Yeah, so ayos na to. Ito medyo papakunan lang natin to. Patayin lang natin yung kanto para hindi makadisgrasya. Ayan, yung tirador ko na magkapatid. So okay na to, metal stud at metal track natin na double walling, ayos na. Ngayon din yung ginagawa na dito. Ang ginagawa ng tropa ngayon, kinukuha yung mga sukat niya. Kasi dire-diretso naman na to. Ang ginagawa kasi namin dito, meron siyang guide. Yan, salpak-salpak lang yan. Kukunin lang natin yung, syempre yung distansya. So ito nasa 15 cm na yung diferensya nito. Which is sakto naman na to. Hindi napapasok yung ulo mo dito na. Maliban kung talagang maliit na bata pa, yung bagong panganak, eh talagang papasok yan. Di ba? Siyempre, hindi pa naman naya na maglalakad yung bata dyan. Ayan. Sabihin na naman ng mga bashers natin, ay, masyadong maluwang. Ewan ko ba sa inyo? Okay. So, maya-maya at nga, pupunta na rin tayo sa papachange oil muna. At subukan natin makahabol muna sa bayumbong kasi may moving up na yung anak ko. At mamaya nga po, nung puli, pag natapos yun, punta rin tayo sa mga thread. Namin si Sai. Naka-ready na kami. So, yung damit ko nandiyan na sa sakyan. At pupunta na tayo. Ay. Kain muna kami bago pupunta. At si Sai lang. Makeup na lang ko lang. Huwag na mag-makeup. Bibili lang si Mami ng pagkain namin kasi hindi pa kami kumain. Sa Ilocano, tawag namin ng pamudpud. Kasi 1:30 yun, ilaw na na.
di kinaya ng oras namin. Kawakan ng dami namin pre-repair. So, kakain na kami dito sa loob ng sasakyan. Pupunta na kami sa school. Antayin na lang namin na mag 1:30, then bababa na kami. Dito na tayo sa school. Ayan, no? Parating na yung mga bata. Pero tayo, hindi pa tayo kumain. Sino nyo? Kalat na kami, oh. Kanin, lahat na. Pero ito, hindi na ito makakain. Pakain na lang natin sa bata tumakas. Kasi syempre, iwan na namin sa sakyan. Ayan, nakaready na yung mami ko. Tapos yung aking anak na ma-arjuds. So, 1:30, lalabas na kami. 1:29 na. Kasi parang mag-start na. Pipicturean ko muna siya sa harapan. Okay, so dito na nga tayo. Sumunod din sila sa'yo dyan, ah. Kami mga kamasta, no? At ito nga, sobrang sakit na ulo ko, minigraine ako, sobrang init kanina, hindi kinaya na ulo ko. So ngayon tingnan lang natin yung ginawa nila dito sa taas. So, hindi na rin kinaya na makalabas pa ako kanina kasi para pasado alas 4 na. So ito, nakarap na. Ito yung kasabay ng mga itong cabinet na to. So yung para sa ref to. Tapos ang ginagawa si Berhel dito ngayon, ito yung pupuntang project, Rojas number 2 project. So naka-ready na rin to. At ready na to na mapintura o masilyan kung sakali. Ayan, so may mga pa na siya. Battery tray, pullout tray. So nandiyan na rin yung plano niya. Ito yung kasabay nung para dun sa may Rojas 1 natin. So lahat ng mga modular natin dito puro Rojas project, Rojas 1 at saka Rojas 2. Kamusta na? Yeah. Bali, ito ready na to na may deliver natin. Yeah. Bali, hindi na tayo nakapunta sa ibang project, mga kamusta. Kita-kita na lang tayo sa sunod na vlog bukas, Friday, mga kamusta, no? Ayan, panibagong araw para bukas. Hanggang dito na lang din yung vlog ko, mga kamusta. Medyo maiksi lang to vlog na to kasi hindi na kami gaanong nakalabas, hindi na ako nakapunta ng project gawa nung moving up ng aking anak. So bibigay ko naman yung oras ko para sa kanila. Syempre yung araw na importante, mga kamusta. Okay, hanggang dito na lang din yung vlog ko, mga kamusta. Mag-ingat kayo lahat. God bless everyone, bye.